Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito ang sinasabi ng ating mga tarot cards para sa August 7, 2020, Biyernes, para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa ating kapakanan. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Abangan ang aming special shoutouts at pagbati sa dulo ng ating video. Pinapaalala po natin na gaano man po kahaba ang ating mga videos ay maglalagay po tayo ng timestamps sa ating description box at sa unang pinned comment sa ating comment section para naman po sa ganun ay mapuntahan niyo po kaagad ang basa sa inyong horoscope. Pinapaalala lang din po natin na ang basa sa mga baraha ay pawang gabay lamang po. Nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon kung kinakailangan natin ng tulong para sa ating physical, mental, o spiritual na aspeto ng ating mga buhay, ay meron po mga espesyalista ang handang tumulong para sa atin. At kung kinakailangan na po natin ng ultimate na gabay, ay nandyan po ang ating poong may kapal upang tayo ay kanyang kulungan. So simulan po muna natin sa pagbabalasa ng mga tarot cards na gagamitin natin para ngayon. Kaya tara, samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga barahang gagabay para sa ating araw ng Biyernes. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ugaliin pa rin po nating panatilihing malinis ang ating katawan at ang ating kapaligiran. Matuto tayong magsuot ng maskara, lalong-lalo na kapag tayo ay lumalabas. At tayo ay matutong dumistansya dahil nandyan pa rin po ang banta ng pandemya. Kaya iba yung ingat pa rin mga kapatid, mga kaibigan. Muli po isang taus-pusong pasasalamat mula dito sa amin sa Daily Habit Channel sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating mga video. Maraming salamat po at sadyang nakakataba ng puso ang pagkukomento ninyo, pagla-like at ang inyong panonood. Kaya naman kung hindi pa po kayo subscribe sa aming channel ay subscribe na po kayo at i-hit nyo na lang din po ang ating notification bell kung kayo ay may mga para naman updated kayo sa mga bago nating upload. Ngayon kung gusto nyo po ng personal gabay ay pwede nyo po kami i-message sa aming Facebook fanpage o kaya sa aming bagong gawang Facebook account na Daily Habit Horoscope. Sadyang nakakatuwa po ang mga nagko-komento at nag-iiwan ng kanilang mga kagustuhang magpagabay. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung hindi pa po namin nadadaanan kung sakasakaling kayo ay nag-message na sa amin dahil nakapila pa po yung iba. So sana po konting pasensya pa po mga kapatid, mga kaibigan. Pero once na madaanan po namin ang inyong mga message ay agad namin itong re-replyan at agad din namin kayong i-schedule. Muli po, ito po ay walang bayad at ginagawa po namin ito bilang pasasalamat para sa inyo mga masugid naming manonood at taga-subaybay. So simulan na po natin. Again, ang gagawin po natin ay para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan. Unahin po muna natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Aries. Aries, sa mga barahang nagpakita para sa iyo, sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa inyong kapakanan ay ito po. Para sa pag-ibig, ang nagpakita kapatid na Aries ay ang 7 of Wands at ang 4 of Cups. Na kung saan parang ang napipick up nating energy dito ay merong mga alitan sa pagitan ng mga magkasing-irog or magkasintahan. Kung kayo ay may mga asawa, may mga partner na parang may mga friction tayong nararamdaman dito sa pinapakita ng ating mga baraha. Parang may hindi pagkakaunawaan, parang kayo ay yung isa sa inyo parang pilit dinidepensahan yung sarili niya. Tapos napapaisip siya kung ano ba, mahal pa rin ba niya itong taong ito o hindi na. Parang ganun yung napipick up natin. Ngayon, kung kayo naman po ay may mga nakakagalit, may nakakaaway, or may nakakaaway rather, na kapareha ninyo, siguro ang binibilin sa inyo ay huwag masyadong padadala dito to the point na parang nagsisiwala na tayo ng mga sikreto ng isa't isa o kaya ay parang sinisiraan na natin yung ating mga kapareha sa kanilang mga kamag-anak o kaya sa mga kaibigan nila. So wag po sanang umabot sa ganon kasi at the end of the day, okay, kung lalo na kung kayo naman ay mag-asawa
no? At the end of the day, kayo at kayo pa rin naman na magtutulungan eh. So siguro, ang binibilin lang sa atin ay pakalmihin mo lang ang sarili mo. Okay? Huwag masyadong padala sa kung ano man yung nangyayaring kaguluhan ngayon. Isang parte lang yan at normal lang yung pinagdadaanan ng mga magkapareha. Okay? Para naman po sa mga single dyan, ang napipick up natin mula dito sa energy na pinakita ng ating mga baraha, maaaring sa ngayon ay hindi pa talaga kayo ready na magkaroon ng partner. Parang pinag-iisipan nyo pa. Parang parang may mga nagbabalik pa mula sa ating nakaraan. Parang hindi pa tayo nakakapag-get over. Kaya naman siguro pinag-iisipan pa natin mabuti. Or baka mamaya ay kayo ay nakakaisip na parang mas gusto mo nalang maging single. So siguro, sa ngayon, ganun pa yung nasa isip mo. Kaya alam ko parang ganun din yung lumabas yata sa iyo kahapon, kapatid na Aries. So hayaan mo lang, okay? Time will tell kung ikaw ay ready na talaga, alright? So para naman po sa inyong financial reading, ang nagpakita ay ang Knight of Swords at ang Eight of Pentacles, na kung saan ang nababasa natin, mukhang merong mga bagay na talagang kailangan ay pagtrabahuhan natin. Maganda naman ang pasok para sa atin dahil sa pinapakita ng Eight of Pentacles, talagang, alam mo yun, forward ang energy kasama ng Knight of Swords. So, puro pabulusok, puro tuloy-tuloy daw ang paglago ng ating mga negosyo o kaya ay pagdating sa ating mga trabaho ay maganda naman ang pasok ng pananalapi para sa atin. Okay? Para naman po sa inyong welfare cards, ang nagpakita ay ang Three of Wands at ang second major arcana, ang The High Priestess. Alright? So, parang ang napipick up natin dito, okay, na mukhang merong mga kagusto, merong sa inyo, ilan sa inyo ay gustong umalis, maaaring sa trabaho or finally lumabas na ng bahay dahil nga mga nakakulong na matagal na sa kanilang pamamahay, pero parang sa pinapakita ng High Priestess, alam mo yon, kailangan mag-transcend ka mula sa isip na parang gusto mo lang lumabas kasi parang ang naboboring ka na sa bahay eh. Pero parang sinasabi ng High Priestess, pag-isipan mo mabuti ito, bakit ba sinasabi na huwag ka daw lumabas? Kasi meron siyang iba pang ibig sabihin. Meron siyang mas malalim na kahulugan. Kaya naman sana mas makita mo yung kahulugan na yon para naman sa ganun ay hindi mo na ginagawa or hindi mo nagagawin yung mga paglabas mo. Okay? Ngayon kung kayo ay magta-travel, mukhang mas ang pagta-travel na ito ay makakatulong sa iyo upang maliwanagan ka sa mga bagay na gusto mo sa iyong buhay. Maaaring ito ay patungkol sa mga kagustuhan mong ma-achieve para sa either personal life mo o kaya sa family life mo. Maaaring nababasa rin natin na kung merong mga nagbabalak na mag-ibang bansa dyan, kapatid na Aries, or lumipat ng lugar, mukhang sinasabi ng ating mga baraha na ito ang tamang paraan or ito ang tamang panahon na kung saan mag-isip ka na ng mabuti kung ikaw ay tutuloy o hindi. Okay, but nonetheless, maganda yung pinapakita ng mga baraha sa'yo. Siguro dito lang tayo mag-work more sa ating love reading na kung saan yun nga, kailangan lang nating pagpasensyahan ng mga bagay. Alright, so yan ang interpretasyon ng inyong mga baraha, kapatid na Aries. At ang numbers nyo po for today ay the numbers 26, 40, at 74. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Taurus. Taurus, para po sa inyo ang mga baraha nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito po. Para sa pag-ibig, kapatid na Taurus, ang nagpakita ay ang The Devil card at ang King of Cups, na kung saan nakikita natin kung kayo ay may mga partners na, may mga asawa na, pinapakita na mukhang mahal na mahal nyo naman ang isa't isa. Hindi porket nagpakita ang devil ay palagi na lang masama. Hindi po. Siguro lang binibilinan ka na yung pagmamahal na ito ay minsan nakakasakal. Kaya naman medyo hinay-hinay lang din. Alright? So
Parang ganyan yung nape-pick up nating energy dito. Pero overall, ang pinapakita nung cards, kapag may mga asawa kayo, may mga kapareha na, eh mukhang andun talaga yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Siguro may times lang na kinakailangan, eh medyo wag masyadong mahigpit ang pagkakakapit, no? Baka mamaya, eh mas lalong matauhan yan. Okay? So, yung helmet, siguraduhin mahigpit ang pagkakakapit, pero wag masyadong mahigpit ang kapit sa leeg. Okay? Parang ganyan na nasa-sense natin. Pagdating naman po sa mga single na Taurus dyan, Taurus, parang ang nakikita natin, ang nape-pick up natin dito, maaaring may isang earth element din, maaaring isa pang Taurus or Virgo, or maaaring Capricorn, kasi si the Devil card ay simbolismo ng Capricorn, o kaya kung ang i-consider natin ay ang King of Cups, na kung saan Cups ay simbolismo ng water, maaaring Cancer, Scorpio, or Pisces. So kung sino man ito paparating sa atin or kung maaaring kakilala na nga natin at sadyang makapagbigay talaga siya ng oras, panahon at kanyang atensyon sa atin, nasa sayo kung ikaw ay desidido na siyang sagutin. Pero parang ang nakikita natin sa ngayon ay mukhang meron ka pang mga bagay na kinoconsider, parang hindi mo pa siya ganong kakilala, parang yung nakaraan niya ay hindi pa maliwanag para sa'yo, or maaaring ikaw ang merong problema pa sa nakaraan mo. Kaya naman sinasabi na yes, merong tao na for us, pero hindi pa siya siguro para sa ngayon. Okay? So yan ang bilin sa'yo ng mga baraha Taurus para pagdating sa pag-ibig. Pagdating naman po sa finances, ang nagpakita ay ang Six of Pentacles at ang Three of Cups, na kung saan sinasabi na maganda ang pasok sa atin ng pera. May mga times na kinakailangan din naman natin mag-celebrate. So maaaring meron bang mga promotion na mangyayari o kaya ay pag-improve ng current situation natin, na kung saan in a way parang it calls for celebration, kahit simple raise o kaya ay simpleng alam mo yon, nakatanggap ka ng sweldo, medyo ibahagi mo naman din daw siya sa iba. Okay? So, parang ganyan sa pinapakita ng Six of Pentacles, no? So, makikita mo, no? Nagtitimbang ka ng iyong oras pananalapi o kaya ay kalakasan, tapos may mga humihingi sa'yo. So, make sure na binibigay mo rin or binibiyayaan mo rin naman sila ng mga natatanggap mong mga ayuda or material na bagay, kung yan yung representasyon ng Pentacles para sa iyong buhay. Okay? So, yan ang para sa iyong financial reading. Para naman po sa inyong welfare cards, ang nagpakita ay ang Four of Wands at ang Ten of Wands, na kung saan mukhang binibilin sa atin na kung ang ating mga pagtatrabaho ay gumaganda, kung ang ating love life ay mayabong, make sure na hindi ito basta natitigil doon. Dapat patuloy pa rin ang pagtatrabaho natin upang ma-improve ito. At the end of the day, no, family is forever. Parang ganyan yung nababasa natin, no? It's at the end of the day, it's still your family that kailangan i-treasure mo. Alright? So kahit ikaw ay maganda ang finances o kaya maganda ang love life or pareho, no? At the end of the day, dapat andun yung pamilya mo, sentro ng iyong tutok, ng iyong atensyon, ng iyong inspirasyon. So, yan ang interpretasyon ng mga barahang nagpakita para sa iyo, kapatid na Taurus. At ang numbers nyo po for today ay the numbers 57, 63, at 75. Isunod-daban po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Gemini. Gemini, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito po. Para po sa pag-ibig, ang lumabas ay ang Queen of Swords at ang Page of Wands, na kung saan parang ang nakikita natin, andun yung tulungan ninyo bilang mag-asawa, pero kung wala, ay parang ganun yung binibilin sa atin, no, na kinakailangan magtulungan tayong mag
magkasintahan, magpartner, sa lahat ng aspeto. Okay? Kung yung isa ay tutok sa kanyang ambisyon, sa pagabot ng kanyang ambisyon, okay, marunong siya makipag-communicate sa isa sa inyong dalawa. Yung isa naman ay mukhang more of alam mo yon, makapagbigay siya ng mga suggestion, no? So more of kailangan pakinggan niyo lang itong kayong isa't isa. Siguro yung isa ay ngayon pala nagsisimula mag-reach out, okay, for the longest time, pero in a way ay natututunan naman niya kung paano makipag-communicate na ngayon sa kanyang partner. Kaya naman sana ay lumawig pa yung pagsasamahan ninyo, kapatid na Gemini. Ngayon, para naman po sa buhay, pag sa mga buhay single dyan na Gemini, okay, nakikita natin na mukhang ikaw to, no? Isang air element na makakahanap ng fire element or whoever, okay, maaaring Aries, Leo, or Sagittarius. Siguro nagpaparamdam pa lang siya, hindi ka pa niya nililigawan or hindi mo pa siya nililigawan, okay? So crush lang. So for the meantime, hayaan mo lang muna. Okay? Yan yung nababasa natin. Para naman sa iyong buhay pinansyal, kapatid na Gemini, ang nagpakita ay ang Queen of Cups at ang Two of Swords, na kung saan parang binibilin sa atin na maayos man ang ating financial standings sa ngayon. Masagana naman tayo, make sure na hindi tayo nagpapapaya. Kinakailangan ay andun pa rin yung ating focus at tutok sa ating mga trabaho. Hindi porket tayo ay kumikita na ng X amount of money, okay, o kaya ay parang nasa isang posisyon na, magpapabanjing-banjing na lang tayo. So parang ganyan yung nakikita natin, no? Ngayon pagdating naman sa negosyo, ganun din. Kahit sabihin mong medyo umu-okay ang ating negosyo, ay hindi ibig sabihin nun ay dapat magpahinga na lang tayo or what. Kailangan ay tutok pa rin tayo at nandun pa rin yung ating attention sa ating mga ginagawa. Okay? Pagdating naman po sa inyong welfare cards, ang nagpakita ay ang 8 of Wands at ang 10 of Cups, na kung saan sabi nga natin kanina, okay, lalo na sa mga buhay pag-ibig dyan, okay, magtulungan lang tayo. So, tamang-tama, pinapakita ng 8 of Wands, komunikasyon sa isa't isa, alright? Tapos, maganda naman, parang sa pinapakita ng 10 of Cups, na kailangan, alam mo yon, siguro na dumanas na tayo ng problema sa pagitan ng ating mga asawa, sa ating mga kapareha, o kaya ay sa buhay pamilya natin. So, ngayon pa lang tayo bumabangon, but at the same time, nararamdaman na natin kahit papaano itong pagtutulungan natin, kaya medyo nagiging masagana ang ating buhay. Okay? So pagdating naman sa ating financial reading, yun nga, wag kang papa kampante, so to speak. Okay? Maganda ang dinudulot nito sa pamilya mo, pero hindi naman ibig sabihin ay forever siyang ganoon. So make sure na gaano man kasagana ngayon, kapatid na Gemini, ay nandun pa rin yung ating kagustuhan na patuloy pa rin ang agos ng buhay, padiretso, hindi pa sideways or hindi pa atras, no? So palaging padiretso lamang, para naman sa ganun ay mas ma-achieve natin yung fullest potential ng ating negosyo or yung fullest potential natin pagdating dito sa trabaho natin. Okay? Yan ang interpretasyon ng inyong mga baraha, kapatid the Gemini. At ang numbers nyo po for today ay the numbers 3, 49, at 55. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Cancer. Cancer, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito po. So, dumako po muna tayo sa love cards po ninyo, kapatid na Cancer, na kung saan makikita natin ang 8 of Swords at ang 9 of Swords. Na kung ating susumahin, kapatid na Cancer, may partner man kayo or wala, mukhang kakagaling lang sa isang breakup relationship o kaya ay parang hindi pa nakakapag-move on mula sa relasyon na ito.
So, maaaring ito ay mag-resonate sa inyo or maaaring hindi. Kung kayo ay nasa isang relasyon naman na matiwasay, maayos at walang problema, then baka hindi ito ang reading para sa inyo. Pero para sa nakikita natin, collectively, ang nababasa natin dito, kapatid, na Cancer ay mukhang, yun nga, tayo ay namomroblema sa mga binibigay sa atin ng ating mga kapareha, mukhang napapagod na rin tayo paminsan-minsan, parang sobra-sobra na itong dinadanas natin, to the point na baka andun na yung pag-iisip natin na makipaghiwalay or what not. Okay? Ngayon, ang desisyon pa rin ay Cancer ay nasa sa inyo. Okay? Kung ikaw ay kung tatanggapin mo lang at hindi naman natin sinasabing magbubulag-bulagan ka or parang papairalin mo lang yung emosyon kasi mahal mo and all that, then kailangan mong pagtiisan kung ano man ang nangyayari. Pero kung mas isip ang pangibabawin mo ngayon bilang pagre-remind ang ating mga baraha sa'yo, then doon mo siguro matutuklasan na mukhang parang ito na ang parang ito na yung last draw na parang finally ay lumalaya ka na or gusto mo na maging malaya. So, yan yung nababasa natin. Para naman sa mga single dyan, matagal ng single, no, siguro may mga bagay ka pang hindi ka nakakapag-get over, kaya siguro wala pa tayong na-attract na manliligaw or liligawan natin. Siguro, it's more of you fixing your life muna. Okay? Ayusin mo muna kung ano mga naging trouble mo. Kung meron man at nandyan pa, nagpaparamdam pa, or nanggugulo pa si ex, ikaw lamang ang makakasagot kung hahayaan mo siyang bumalik ulit sa buhay mo, or lalagyan mo na ng tuldok. Pero make sure na kapag ano man ang ginawa mong desisyon, ay huwag mo pagsisisihan, kasi nga, ikaw naman ang nag-decide nun, di po ba? Okay? So, kung ano man yan, Cancer, I wish you all the best. Sana ay mas makaisip ka pa ng mas pagandang kinakailangan mo para sa iyong relasyon. Alright? Para naman po sa finances, ang lumabas po ay ang 4 of Cups at ang 3 of Pentacles, na kung saan ang nakikita natin ay may mga bagay na kung saan kinakailangan talaga natin ng assistance mula sa ibang mga tao. Might it be kapamilya mo, malapit sa iyo, o kaya ay katrabaho mo. Okay, kung ano ba man yan, kapatid na Cancer, binibilinan tayo na kinakailangan talaga natin na humingi ng tulong. Siguro baka mamaya nahihirapan na tayong mag-isip ng solusyon para dito sa ating mga problema. But at the same time, sa kakaisip natin ay nawawala or nauubusan din tayo ng oras. So, bakit hindi ka humingi na lang ng tulong? Okay, kung may pride man, parang ganun yung papapasok sa atin, no? Kung may pride man about dito, siguro it's time for you to reflect on yourself. Bakit pinapairal natin yung pride natin? Okay? Kung lalo na sa panahon ngayon, kung kinakailangan talaga natin ng tulong, ay bakit papairalin pa natin yung pride natin? Di po ba? So, ayan. Ang binibilin lang sa'yo, kapatid na Cancer, ay, okay? Makipagtulungan ka. Kung kinakailangan na humingi ng tulong mula sa mga taong malapit sa iyo, ay gawin mo para naman sa ganun ay hindi ka na problema or hindi ka na nahihirapan umisip pa ng kung ano pang solusyon. Okay? At the same time, para naman sa welfare cards mo, ang nagpakita ay ang Page of Swords at ang Ace of Wands. Okay? So, para dito sa iyong buhay pag-ibig, kapatid na Cancer, alam mo yon, maaaring may nagpaparamdam, maaaring may bumabalik mula sa ating nakaraan, pero same thing, nasa sayo ang desisyon kung papadala ka ba uli sa mga pinapangako niya, baka mamaya empty promises na naman ito, or finally, sasabihin mo, hindi, kailangan ko na mag-move on. Again, nasa sayo lang yan, kapatid na Cancer. Pagdating naman sa iyong financial reading, sabi nga natin, mukhang kinakailangan natin ng tulong, at mukhang itong tulong na to ay manggagaling sa isang taong mas bata pa sa atin, maaaring hindi natin ina-expect na maganda pala yung ideya na itong taong ito. Kaya naman, i-welcome mo lang lahat ng tulong. At syempre, nasa sayo yung desisyon at the end of the day, just make sure na kaya mong, maging open. Kaya mong maging open para sa mga suggestions na paparating sa'yo.
Okay? Yan ang interpretasyon ng mga barahang nagpakita para sa iyo, kapatid na Cancer. At ang numbers you po for today ay the numbers 9, 37, at 59. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Leo. Leo, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito po. Para po sa pag-ibig, ang nagpakita ay ang Temperance card at ang Page of Swords. Na kung saan kung kayo ay may mga kapareha na, kapatid na Leo, mukhang binibilinan tayo, na tayo ay maging mas mapagpapasensya. Pareho kayong simbolo ng apoy, okay? Ikaw, Leo, bilang isang fire element, tapos itong kapareha mo, maaaring ito ay isang Sagittarius, or maaaring Aries, or isa pang Leo, okay? Mukhang nagkakaroon kayo ng conflict, okay? Kasi nga, yun nga, maaaring kasi pareho kayong fire. So, siguro, ang binibilin lang sa atin, kapatid na Leo, ay tayo ay maging mas mapagpasensya. Okay, wag din naman daw tayo maging mapagpatol. Okay? So kung meron man, lalo na baka mamaya may nagpaparamdam na sa ating kapareha, okay? Hindi naman ibig sabihin na may bago lang siyang kakilala tayo iinit at kagad ang ulo natin at sasabihin natin na nakikikalantari siya dito sa taong ito. No. Okay? Kasi baka mamaya kaibigan lang naman siya. Okay? It's just so happen na ngayon mo lang siya nakilala. Okay, siguro ngayon lang din siya nakilala ng kapareha mo. Kaya naman, huwag naman masyado magpa-apekto. Okay? Kapatid na Leo, para naman po sa mga single, maaaring merong dumating para sa atin na love offer ng isang air element, maaaring Gemini, Libra, or Aquarius, or katulad ng sabi natin, maaaring Aries, Leo, or Sagittarius. Kasi siguro mas Sagittarius, no? Kasi si Temperance card ay baraha talaga ni Sagittarius. So, kung sino man yan, kapatid na Leo, ay medyo tsaga-tsaga pa, maaaring paparating pa lang siya, magsasabi pa lang siya, or hindi pa siguro siya desidido kung liligawan ka niya or liligawan mo siya. Kaya medyo timpi-timpi pa, kapatid na Leo, abang-abang lang tayo. Okay? Pagdating naman po sa inyong financial reading, ang nagpakita ay ang Page of Pentacles at ang Knight of Wands, na kung saan ang napipick up nating energy dito ay mukhang madaming paparating para sa atin, magandang balita, maaaring merong makakatulong sa atin pagdating sa finances natin, maaaring ito ay isang offer sa ating trabaho, maaaring bagong proyekto o kaya bagong negosyo, may bubuksan ka ba na tindahan o kaya ay parang gusto mo mag-online selling. Kung ano man yan, kapatid na Leo, sige, go for it. Push mo lang, okay? Make sure na pinag-iisipan mo ang iyong mga gagawin bago mo siya gawin. But at the same time, parang sinasabi na alam mo, huwag ka nang magtagal-tagal pa dyan kasi baka mamaya may mga ibang tao sa paligid mo na makaisip din nung gagawin mo at baka maunahan ka nila, ang sabihin pa nila kapag ginawa mo na yan, naiinggit ka. Okay? Kaya naman sana hindi siya mauwi sa ganon. Alright? So, bilisan mo na, kapatid Leo. Ngayon, para naman po sa inyong welfare cards, ang nagpakita ay ang 3 of Swords at ang 9 of Pentacles. Okay? Hindi naman palaging masama ang dinudulot ng 3 of Swords, no? So, parang ang nababasa natin, kung ito ay i-relate natin sa iyong love reading, kapatid Leo, ay mukhang andun nga yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Alright? Kung meron man paparating sa kanya, huwag ka masyadong affected. Okay? So, tsaga-tsaga din kasi baka mamaya ikaw lang nakakaisip niyan na hindi nga naman talaga siya nakikiapid or hindi naman talaga siya, alam mo yun, love interest, kaibigan lang talaga, no? So, yun. Mas siguro, anong tawag dito? Siguro, kung gusto mo talagang makilala itong taong ito, na kakilala ng kapareha ninyo ay kilalanin mo, 'di ba? Makipagkaibigan ka. Para naman sa financial, sabi nga natin may paparating sa atin na maganda at pinapakita nga yan ng ating 9 of Pentacles, no? So andun yung kasaganaan para sa atin. Just make sure na 'yun nga, wala tayong nahahapakan, wala tayong
Siguro, kung babalik na rin natin yung example natin kanina na baka mamaya may mauna sa iyo at ikaw mainggit, baka ngayon ay baka may maiinggit sa iyo kung sakaling mag-boom itong iniisip mo na online business mo or something. Okay? So, just make sure na medyo andun pa rin yung humility natin. Just kahit na tayo ay maging masagana dito. Alright? So, make sure na kung meron man, okay? Kung meron man tayong ginagaya, ay huwag tayo basta gaya-gaya, umisip tayo ng sarili natin pamamaraan para naman sa ganun ay wala tayo nasasaktan, wala tayo naaapakan. Alright? So, yan ang interpretasyon ng mga baraha mo, kapatid na Leo. At ang numbers nyo po for today ay the numbers 1, 10, at 31. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Virgo. Virgo, ang mga barahang nagpakita para sa iyong pag-ibig, pinansyal, at kapakanan ay ito pong mga ito. Para sa pag-ibig, ang nagpakita ay ang Ace of Cups at ang Nine of Wands, na kung saan Ace and Nines parang pinapakita from a start to a beginning, from a beginning to an end. Meron ba mga magtatapos na mga relasyon, kapatid na Virgo? Meron bang, hindi natin nakikita na ito ay isang relasyon basta-basta sa pag-ibig. Maaaring ito ay relasyon din sa ating mga malapit sa buhay. So, kung ano man yan, kapatid na Virgo, ikaw lang makakasagot yan. Pero parang ang binabanggit sa atin na meron mang magtatapos, siguraduhin natin na maayos ang pagtatapos na ito. Okay? Wag din, siguro parang ang nababasa natin ay magpakatatag ka lang. Kung ikaw ay nasasaktan ngayon sa mga nangyayari sa paligid mo, ay magpakatatag ka kasi wala namang ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. Ngayon, tingnan mo lang siya sa iba't ibang perspective kung ano man ito. Maaaring sa ngayon ang nakikita mo ay puro pighati pa ang pighati ang dala ng taong ito sa buhay mo, pero kung titingnan mo siya sa ibang perspektibo na kung saan, kung titingnan mo siya sa aspeto na hindi naman siya, alam mo yon, hindi ka naman niya mapapatay sa pamamagitan ng mga sinasabi niya, so tingnan mo siya sa aspeto na pinapatatag ka lamang lalo nito. Okay? So, ganun yung nababasa natin dito, kapatid na Virgo, no? So, kung kapareha man ito, kamag-anak, or kung sino pa man, kaibigan, okay? Make sure na patatagin mo ang iyong sarili, kapatid na Virgo. Sa mga single dyan na Virgo, it's the same reading din po. Pero, yun nga, hindi natin kasi makita kung ito ay more of a love offer or it's more of a family matter. Okay? So, parang ginawa ko na lang siyang general. Okay? Para naman po sa ating buhay pinansyal, ang nagpakita ay ang Strength card at ang Five of Pentacles. So, sabi nga natin kanina, no, patatag ka. Okay? So, pagdating din naman sa finances, maaaring hindi ikaw ang sinasabihan nitong barahan na to, kapatid na Virgo. Pero kung hindi ka magpapakatatag, ay baka, yun nga, mauwi na ikaw ang mas mag-attract ng negative energy to the point na ikaw ang ultimo ang iyong business or iyong financials ay naapektuhan ng itong heartaches na to. So, kaya naman siguro nagpakita ang ating strength card together with the Five of Pentacles sa iyong financial reading para mas bilinan ka, napakatatag ka kung ano man itong dumadating na hamon sa'yo. Huwag mo na lang pansinin, kapatid na Virgo, para naman sa ganun ay hindi na siya maka-apekto pa sa iyo. Para naman sa iyong welfare cards, ang nagpakita ay ang Two of Pentacles at ang Page of Cups. So, sabi nga natin kanina, no, pakatatag ka. But at the same time, okay, kaya kinakailangan ay matuto kang balansihin ang paggamit ng iyong resources, oras, pananalapi, o kaya ay kalakasan. Kung mas ibubuhos mo lang yung kalakasan mo sa mga walang kwentang bagay, yung oras mo o yung panahon mo sa kakaisip kung ano ba yung mga sinasabi ng ibang tao patungkol sa'yo, ay wala lang din, di ba? Ikaw at ikaw lang din ang maaapektuhan. Kaya naman, kapatid na Virgo, binibilin sa atin, alam mo, ang pinapakita rin kasi ng Two of Pentacles, ay maging happy ka lang. Happy in a sense na
alam mo, tawanan mo lang yung mga problema na yan. Hindi naman natin sinasabi na tawanan mo lang ang problema, ay mawawala na yan, no? Ang sinasabi lang ay huwag mo masyadong seryosohin, parang ganun din yung pinapakita kasi ng Page of Cups para sa'yo, no? Huwag mo masyadong seryosohin yung mga bagay na yan, okay? Kung ito man ay patungkol sa love reading mo o kaya ay sa financials mo, okay? Siguraduhin mo na kaya mong laruin ang mga, ang alas mo, okay? Siguro andyan, yung iba nagpapakita na malapit na silang pumusoy, pero ang huling halakhak ay nasa iyo kasi may mga hawak ka palang, alam mo yun, quadro de dodos, okay? So, ibig sabihin, nasa sa'yo kung paano mo ipi-play ang iyong cards properly. So, sa ngayon, timpindipi lang, okay? Huwag kang padadala, pakatatag ka. Yun ang interpretasyon ng mga baraha para sa'yo, kapatid na Virgo. At ang numbers nyo po for today ay the numbers 8, 14, at 41. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Libra. Libra, para po sa inyo ang mga baraha nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Okay, kapatid na Libra, ang nakikita natin para sa iyong love reading ay dalawang 7 of cups. Okay? Okay, minsan mahirap yung ganito, kapatid na Libra, no? Lalo na magkapareha sila. Okay? Bakit? Dahil wala naman makakasagot sa akin, pero tatanungin ko na rin din po kayo, kapatid na Libra. Okay? Kapatid na Libra, meron bang mga bagay na may maaalinlangan ka ba sa iyong kapareha? Parang pinag-iisipan mo na ba siya na mukhang ito ay hindi para sa akin. Itong taong ito ay mukhang para hindi para sa akin. Okay? Kasi sa pinapakita, kung kayo ay may mga partner na Libra or may mga asawa, may mga ka-relasyon na Libra, parang pinapakita na andon yung pag-ibig pero parang hindi siya sumasapat. Okay? Parang ikaw ay may gusto na isang bagay pero parang may hinahanap ka pa. Okay? Parang hindi ka satisfied sa iyong relationship ngayon. Okay? So, o kaya ay parang baka mamaya may mga maniligaw sa iyo o kahit na ikaw ay alam na nilang taken, may nagpaparamdam pa rin. Well, nasa sa iyo yung decision kung ikaw ay bibigay or itutuloy mo yung relationship mo. Pero parang nakikita nga natin ay mukhang natatabangan ka or nakukulangan ka sa iyong karelasyon ngayon. Pero kung ano man yan, kapatid na Libra, kung hindi man nagre-resonate sa inyo, ay huwag mong pansinin. Yun lang yung nakikita natin dito sa ngayon. Okay? Ngayon kung kayo naman ay ano tawag dito, mga single na Libra, madaming nag-o-offer sa iyo. Okay? Huwag kang mag-stick sa hindi ko naman sinasabing mag-multiple partners ka. Ang sinasabi ay siguro itong kung sino man may taong nagpaparamdam sa iyo ay medyo wait ka lang muna. Huwag muna kagad susunggab. Huwag muna sige sagutin ko na 'to. Okay? Mukhang madami pa ang darating sa atin. Okay? Ngayon nasa sa iyo kung papakinggan mo itong reading natin, pero yun yung nakikita natin sa mga baraha mo. Alright? Para naman sa financial reading, kapatid na Libra, ang nagpakita ay ang The Moon card at ang Six of Pentacles, na kung saan ay parang nakakaramdam tayo na ang energy dito ay mukhang, alam mo yon, parang hindi medyo maganda ang basa pagdating sa iyong finances. Parang may mga nagtatago, parang may mga, alam mo yon, ang pumapasok sa atin, no, parang may nagtakbo ng pera natin. Kasi sa pinapakita ng Six of Pentacles ay parang hindi naging maayos yung pagbibigay sa atin, yung pagbabahagi sa atin nung nararapat dapat sa atin. Okay, parang imbis na ibigay sa iyo ay 10, ang binigay lang sa iyo ay 5. Okay? So parang ganyan yung nababasa natin, mga mugmug lang ang natanggap natin, kumbaga mga crumbs. Okay? So parang ganyan yung nababasa natin dito, kapatid na Libra, no? So maaring may yun nga
may nagtakbo ng pera mo, ito ay maaaring nangyari na sa'yo at ngayon palang lumalabas sa mga baraha mo, okay, siguro ang kaya siya nagpakita ay pinapaalala sa atin na baka may paparating na naman na ganyan, or kung hindi pa natin na-experience, baka may paparating, kaya naman watch out lang pagdating sa ating mga finances, okay? Make sure na hindi tayo basta-basta nagtitiwala. So, kung i-relate din kasi natin siya dito sa mga naunang dalawang baraha, ganun kalakas siguro yung impact niya, to the point na baka mamaya, okay, yung sabi nga natin na may maaring meron tayo nagiging problema sa ating karelasyon, ay maaaring maka-apekto yon sa ating finances. Kaya ingat ka lang, kapatid na Libra. Alright? Yan. Kung i-relate naman natin ang ating welfare cards para sa'yo, no? Two of Wands at Ace of Cups. So, siguro nga, you are at the crossroads. Kung anong pipiliin mo, kung mag-stay ka ba, ikaw ba ay mag-move on na. Pero tandaan, ang lahat ng ating paggalaw ay may repercussions. Although dito ako masisentro, okay, na gano'n man kahirap ang ating dinadanas sa ngayon, kapatid na Libra, meron at merong paparating para sa atin na maganda. Okay, kaya naman, antabayanan mo yan sa iyong buhay. Ingat ka lang sa, again, sa mga nakapaligid sa'yo, maaaring sila ay nagbabalat kayo, or maaaring may binabalak na hindi maganda. Kaya naman, patatag ka lang, kapatid na Libra, at sana ay kapag dumating itong bagong biyaya para sa atin na bilang representasyon ng ating Ace of Cups, ay maayos mo siyang matatanggap. Okay? So, yan ang interpretasyon ng mga baraha mo, kapatid na Libra. At ang numbers po for today ay the numbers 2, 19, at 23. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Scorpio. Scorpio, para po sa inyo, nagpakita ng mga baraha sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Para po sa pag-ibig, ang nagpakita sa inyo ay ang Seven of Pentacles at ang The Justice card, na kung saan ang nababasa at napipick up nating energy dito ay mukhang parang sinasabi sa atin na kung ano yung tinanim mo, siya lang yung aanihin mo. So, kung hindi sapat ang binibigay mong panahon or oras para sa iyong kapareha, ay parang ganun din naman na matatanggap mo. So, huwag ka nga raw mag-expect ng something more than what you are trying to give. Okay? So, parang ang nakikita natin, kapatid na Scorpio, lalo na kung ang iyong kapareha ay isang Libra or any air element katulad ng Gemini, Aquarius, or sabi nga natin Libra, or earth element Taurus, Virgo, or Capricorn, pero parang mas nakikita natin dahil si Justice ay ang representasyon talaga ng Libra, okay? Mukhang binibilin sa atin na maging patas tayo sa pagbibigay natin ng oras at panahon sa ating mga mahal sa buhay. Okay? So, kung may mga kapareha kayo, make sure na tumbasan mo din naman yung binibigay sa'yo. Kasi baka mamaya, ikaw, expect ka lang ng expect na sana ay i-date niya ako, sana ay ganito, sana ganyan. Eh, kung ikaw rin mismo sa sarili mo, alam mong wala kang ibinibigay sa kapareha mo, no? So, bakit ka mag-i-expect? So, ganyan yung nababasa natin. Ngayon, kung kayo naman po ay single na Scorpio, mukhang may paparating sa atin na isang Libra o kaya ay any other air elements or earth elements, okay, pero parang sa ngayon ay hindi pa hitik sa bunga, okay, parang andon, nag-aantay ka pa, hindi mo pa sigurado kung ikaw ay ready na mag alam mo yon, magkaroon ng karelasyon. Siguro it would take more time. Pag-isipan mo pa mabuti ito at tumuto ka muna sa iyong sarili. Yan ang nababasa natin, kapatid na Scorpio, no? Pagdating naman sa iyong buhay pinansyal, ang nagpakita ay ang Three of Cups at ang Six of Cups, na kung saan nakikita natin ay maganda ang iyong financial reading sa araw na itong Scorpio, no? Maaaring may mga tao na nasa paligid natin na mukhang matutuwa din sa ating tinatamasa, sa ating buhay pinansyal, kasi parang kadamay sila, so to speak.
siguro ang binibilin lang sa atin, kapatid na Scorpio, na kung may desisyon kang gagawin pagdating sa iyong trabaho or sa iyong negosyo, ay make sure na i-consider mo ang iyong family or yung mga malalapit mo sa buhay. Okay? At mukhang maganda naman ang paparating para sa iyong financial, okay? Pagdating naman po sa ating welfare reading, ang nagpakita ay ang 8 of Pentacles at ang 7 of Wands, na kung saan kung ibabase natin ito sa inyong financial reading, inyong love reading, no? So 7, 8, so you still have to work on. Sabi nga natin, huwag kang basta mag-expect na ibinibigyan ka ng time or ng effort ng iyong kapareha kung ikaw mismo ay hindi ka naman or hindi mo naman tinatrabaho din o ang pagbibigay ng effort mo. Okay? Tapos pagdating naman dito sa ating financial reading, sabi nga natin maganda, pero yung kagandahan na yan ay dulot ng pagtatrabaho ng maigi. Yung hindi tayo masyadong or hindi talaga dapat tayo tinatamad sa ating mga trabaho. Okay? Siguro yung 7 is parang pinapakita lang nito na ituloy mo lang ang paggawa ng maayos. Okay? Pasasa at bat, yun nga, mararamdaman mo naman ang fruits of your labor, so to speak. So, yan ang interpretasyon ng iyong mga baraha, kapatid na Scorpio. At ang numbers nyo po for today ay the numbers 20, 47, at 64. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Sagittarius. Sagittarius, para po sa inyo ang mga baraha nagpakita sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa kapakanan ay ito po. Para sa pag-ibig, ang nagpakita para sa ating kapatid na Sagittarius ay ang 2 of Swords at ang 6 of Wands. Na kung saan ang nababasa natin dito ay mukhang may mga bagay na tayo'y nahihirapan, mukhang nagbabalak tayo na alam mo yon, kumawala sa ating karelasyon. Yun ba ang pumapasok sa isip mo? Well, kung ano man yan, kung hindi ka na talaga kung hindi mo na talaga nararamdaman ang pagmamahal mo dito sa taong ito, ano pang inaantay mo? Okay? So bakit mo pa kailangan pagtiyagaan yung taong yon? Alright? Kasi nakikita natin, well, hindi naman siya technically mauwi sa pag-iwalayan. Baka lang nagkakaroon kayo ng pag-iisip na ganon. So parang binabanggit lang ng baraha na bago mo gawin ang iyong desisyon ay pag-isipan mong mabuti. Okay? Pag-isipan mo mabuti. At kapag naisip mo naman ang tamang solusyon, ay magiging masaya ka sa iyong buhay. Okay? So, walang binabanggit kung anong pipiliin mo, ha? Okay? Nasa sa'yo kasi ang gagawin mong desisyon, kapatid na Sagittarius. Pinapakita lang ng mga baraha ang mga posibilidad na maaaring mangyari. Okay? So, sa ngayon ay nag-iisip ka, at kapag naisip mo nga daw yan ng ayos, ay maganda naman ang kalalabasan. Right? So, yan ang iyong reading pagdating sa pag-ibig. Sa financials naman, ang nagpakita ay ang The Fool card at ang The Tower card. Okay. So, kadalasan, kapag binabasa natin ang The Tower card, sinasabi natin problema, delubyo, sakuna, or maaaring may problema talaga sa pagdating sa finances. Pero parang ang nakikita natin ngayon ay it's more of just reminding us na huwag tayong tumalon sa mga desisyon nang hindi natin napag-iisipan. So parang katulad din sa iyong love reading, no? Kailangan mo talagang pag-isipan. Pero dahil walang kasiguraduhan, siguro may paparating or may papasok or parang papasok ka sa panibagong hamon or yugto ng iyong buhay, maaaring bagong trabaho, bagong negosyo na kailangan mong buksan. Okay? Well, it's just a matter of taking a leap of faith. So, ibig sabihin, parang ipagpapasa Diyos mo na lang. So, bahala na ko anong mangyari, parang ganon. Okay? So, siguro may tatapusin ka or kinakailangan bago ka daw siguro tumalon sa isa pang trabaho ay tapusin mo muna yung
either yung kontrata mo sa pinapasukan mo para naman sa ganun na hindi ka magka-problema na breach of contract. Okay? So, bagong trabaho, bagong negosyo, or bagong partner sa trabaho. So, kung ano man yan, kapatid na Sagittarius, make sure na ma-iron out mo muna lahat. Plansyado muna bago ka gumawa ng panibagong hakbang. Okay? Kung i-relate naman natin na ating welfare cards na kung saan hangman at ang three of swords ang nagpakita, sabi nga natin kung meron mga nag-iisip na dyan na gusto nila makipaghiwalay, eh pag-isipan mo mabuti. Okay? Mukhang, yes, may masasaktan, either kayo or siya, o kaya pareho kayong dalawa, pero at the end of the day, ay mukhang it's for the better. Okay? Kung wala namang hiwalayan, okay? Siguro may mga bitawan ng salita na masakit, pero kung pagpapanatilihin yung kayo pa rin, at the end of the day, ay mukhang magiging mas maayos naman ang relasyon nyo. Okay? So, kung ano man yan, again, the decision is yours and yours alone, kapatid na Sagittarius. Pagdating naman sa ating financial reading, sabi nga natin, may mga bagay na iiwanan ka, tatapusin, o kaya ipaplansyahin muna, tapos pag-isipan mo mabuti. So, maaaring binibilinan ka na ito ay isang importanteng desisyon na kinakailangan mo talagang pag-isipan, or kung isa sa alang-alang mo na lang or parang hahayaan mo na lang na that you would take a leap of faith at hahayaan mo na lang ang iyong paniniwala na magiging okay din ang lahat, ay maaaring maging okay lang din naman ang lahat. Okay? So, yan ang mga interpretasyon sa iyong baraha, kapatid ng Sagittarius. At ang numbers po for the day ay the numbers 6, 39, at 66. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Capricorn. Capricorn, ang mga barahang nagpakita para sa iyo, para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan, ay ito pong mga ito. Okay? So, para po sa inyong love cards, ang nagpakita ay ang 5 of Pentacles at ang Wheel of Fortune. Parang ang napipick up nating energy dito ay kung hindi natin babaguhin ang ating pananaw sa ating mga partner, kung parang iniisip natin na babaero siya or lalakero siya or kung ano man ay parang bumabangka siya sa ibang mga ilog, ay ganun lang din yung ma-attract natin at maaaring sumira talaga ng pamilya natin. Pero kung hindi naman natin papansinin ang mga ito, okay, kung hahayaan lang natin ang pagiging, kung tatanggalin natin ang ating pagiging paranoid, baka kasi mamaya wala naman talaga, then okay naman ang takbo ng inyong relasyon. Okay? So, kapatid na Capricorn, siguro it's just a matter of perspective. Baka kasi naman mamaya wala. So, baka mamaya nakikipag-away ka lang ng nakikipag-away tapos wala naman talaga. Then, ikaw lang ang sumisira ng relasyon mo. Okay? So, ikaw ang napapaisip lang lalo. Okay? Kung ano man yan, kapatid na Capricorn, sana ma-resolve mo. Okay? Kung babaguhin mo yung perspective mo, kung wala naman talaga, then magiging maayos naman ang takbo ng inyong relasyon. Alright? Para naman dyan sa mga single, ang nakikita natin ay maaaring fire element, Aries, Leo, or Sagittarius ang dumating para sa ating kapatid na Capricorn. Pero may mga bagay na mula sa ating past na maaaring magbalik, okay? Or parang maaaring yung sinasabi, alam mo, tapusin mo muna yung nakaraan mo, make sure na kinakailangan pagka nag-move on tayo, ay move on na, wala nang balikan. Para naman sa ganun ay mas maganda ang pasok para sa atin. Okay? So kung ano man ang iyong pipiliin, kapatid ka Capricorn, ay nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Okay, para naman sa financial reading mo, ang nagpakita ay ang 10 of Pentacles at ang 18 Major Arcana, ang The Moon card, na kung saan ang nababasa natin ay maganda ang finances mo actually, kapatid na Capricorn, no? Siksik, liglig at umaapaw pa nga ang mga pentacles mula sa treasure box na ito. So siguro maganda ang kahihinatnan ng iyong finances. Might it be in your own business o kaya ay maaaring sa trabaho mo. Okay? Just make sure na kung meron man mga bagay na pumipigil sa'yo para abutin ang iyong mga pangarap, ay tanggalin mo yan.
okay? Kasi baka mamaya nakaka-apekto siya sa pag-abot ng iyong mga pangarap. So, kung meron man toxicity na nangyayari sa atin, either sa mga nangyayari sa ating nakaraan, o kaya ay maaaring takot lang natin dahil na napagdaanan ng ibang tao na ikwento sa atin at parang na-invibe na natin sa ating mga sarili, ay siguro it's just a matter of you cleansing that negative thought para naman sa ganun ay mas ma-attract natin or mag-manifest sa buhay natin itong Ten of Pentacles na ito. Okay? Para naman sa ating welfare card, sabi nga natin, Five of Wands at Four of Swords. So, nai-relate na natin siya sa love life mo. Dito naman sa finances, so siguro ito mga takot natin ay maaaring dalangan ng mga iniisip natin, either mga nangyari sa kahapon, mga pag-aaway na nangyari sa kahapon, o kaya ay maaaring away na maaaring mangyari kung sakasakaling masyadong mag-boom ang ating business or masyadong makakuha na tayo ng mas maraming pera para sa ating mga sarili. So baka mamaya may mainggit o kaya ay parang may magsumbat na keso sila naman daw ang tumulong sa'yo. So kung ano pa man yan, kapatid na Capricorn, yan yung nababasa natin. So just watch out for that. Pero mas tumutok tayo dito sa ating Wheel of Fortune at Ten of Pentacles na kung saan ay napakaganda ng binibigay sa iyong mensahe, kapatid na Capricorn. At yan ang interpretasyon ng iyong mga baraha. At ang numbers nyo po for today ay the number 17, 28, at 69. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Aquarius. Aquarius ang mga baraha na ipakita po para sa inyo, para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Para po sa pag-ibig, ang nagpakita ay ang The Hermit card at ang Seven of Swords, na kung saan ang napipick up natin kung kayo ay mga may partner na Aquarius. Mukhang merong times na napapaisip tayo na kung gusto na natin kumawala dito kasi andun yung kagustuhan mo ng makipaghiwalay pero may panghihinayang ka. So, kung kayo man ay kakagaling lang sa isang relasyon na gusto na finally ay tinuldukan nyo na or naghiwalay na kayo, may mga panghihinayang pa at napapaisip ka pa rin tuwing gabi na parang sana hindi ka nakipaghiwalay. Okay? So, may panghihinayang. Pero kung ano man yan, kapatid na Aquarius, sana ay maresolba mo yan para naman sa ganun ay mas maka-attract tayo ng positibo sa ating mga buhay. Kasi kung hinahayaan lang natin na tayo ay malugmok sa kalungkutan na dinala ng ating mga naging ex, ay wala lang din. Hindi rin tayo makakapag-move forward. No? So, ngayon, kung kayo ay kung kayo naman ay masaya ang inyong pagsasama, siguro ay para hindi para sa inyo itong reading na ito. It's more of, siguro, binibilinan ka lang na reflect lang sa iyong relationship kung meron man mga bagay na hindi magandang nangyayari, ay make sure na patatagin mo ang iyong sarili. Make sure na kung lalo na kung ang inyong kapartner ay isang Virgo, eh pinag-uusapan nyo ang mga bagay para naman sa ganun ay hindi nauuwi sa paggawa ng mga bagay na palihim. Okay? Kasi baka mamaya may naglilihim sa inyong ginagawa yung mga bagay. Maaaring kayo yan, Aquarius, o kaya ito ay iyong partner nga na Virgo. Okay? Dahil nga sa wala kayong komunikasyon. So sana ay ma-improve pa ninyo yung communication ninyo. Alright? Para naman sa mga single dyan at naghahanap, so matagal na silang wala sa relasyon, maaaring may paparating na isang Virgo that would sweep you off your feet na hindi mo ine-expect. Parang ito ay bigla ka na lang gugulatin sa pagdating niya. Okay, so ganyan yung na-pick up nating energy para sa mga single dyan na Aquarius. Alright? Para naman po sa financial readings, ang nagpakita yung Ace of Pentacles at ang Ten of Swords. Okay, usually sinasabi nila negative ang Ten of Swords, no? Pero po para sa akin, dito sa nababasa natin ngayon, sa inyong financial reading, ay maaaring may magtatapos lang. Okay, maaaring panibagong kontrata, panibagong negosyo, or paglipat lang ng
alam mo yon, paglipat ng ibang kumpanya, pag move on, yan yung nababasa natin sa Ten of Swords. So, siguro, kung ano man yan, siguro masyado mong dinamdam kasi nga talagang naging pasakit siya sa'yo or nasaktan ka dahil siguro matagal ka ng empleyado dito sa pinapasukan mo at unfortunately nagsara na siya. So siguro it's just a matter of looking at it in a different perspective. So maaari kapatid na Leo na may paparating para sa ating maganda. Okay? So hayaan na lang natin. Okay, wala na 'yan. Huwag na nating panghinayangan. Okay? Make sure na mas mamumove on tayo dito sa ating bagong paparating na offer. Okay? Para naman sa ating financial reading, ang nagpakita po ay ang Nine of Cups. Ang welfare cards po ay Nine of Cups at Queen of Pentacles. Na kung saan kung i-relate natin ito sa ating buhay pag-ibig, again, kung yung communication lang ang problema sa ating dalawa, sa ating mga kapareha, ay maganda naman ang ating pagsasamahan talaga. Okay? Andun yung oras at pasensya sa isa't isa. Make sure communication lang talaga ay i-keep nating open. Kung ito naman ay patungkol sa single, ay mukhang paparating nga talaga ang tao para sa atin, no? Konting tiyaga pa, i-work out mo yan, okay? Para naman mas ma-attract natin itong kapareha natin. Siguro parang nababasa natin dito ay kung hindi ka gagawa ng hakbang, ay walang mangyayari sa love life mo. Parang ganon, okay? So kung kinakailangan or kung pwede kang makipag-date or makipag-socialize sa iba para makakilala ng ibang tao, ay gawin mo kapatid na Aquarius, okay? Para naman sa iyong financial reading, sabi nga natin, kung may mga pag-move on, dahil masakit man siya, pero kinakailangan, maganda naman ang pasok, ay yun nga, pinapakita din naman ng ating Nine of Pentacles na andon yung freedom mo or andon yung kasaganaan na nag-aantay sa'yo once maalagaan mo itong bagong paparating sa'yo, no? Siguro, para dito sa bagong trabaho mo or sa bagong papasukin mong kabanata ng iyong buhay, ay mas hawak mo ang oras mo, mas hawak mo ang pera mo. Parang nakikita natin, dati, masyado kang pagod sa trabaho, sob-sob, at parang kinakain yung oras mo. Dito sa bagong papasukin mo, ay mas hawak mo. Parang work from home, parang nakikita natin online selling, kaya naman, you know, hawak mo lang yung oras mo. Unlike dati na meron kang specific na time, like 8 to 5 shift sa opisina, parang ganon, okay? So, yan ang interpretasyon ng mga barahang nagpakita sa'yo, kapatid na Aquarius. At ang numbers po for today ay the numbers 5, 13, at 25. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Pisces. Pisces, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan, ay ito po. Okay, I just want to point out, kapatid na Pisces, na tatlong tao, okay, actually dalawa lang kasi parehong King of Swords ito, at King of Wands, okay? So, ibig sabihin, control na control mo ngayon ang sitwasyon mo, kapatid na Pisces. So, maaari when it comes to love, nakasama ng eight of Swords, ay kahit papano, no, kung kayo ay nasa isang relationship, siguro may mga bagay ka matutuklasan, at sana nga, ay hindi ka naman magpadala kaagad-agad dito. Sinasabi na kinakailangan ay mag-research ka rin daw. So, kung may babalitaan ka man about sa kapareha mo, ay huwag ka masyadong padadala. Parang ang nakikita natin ay kinakailangan pag-isipan mo mabuti kung kaya ba talagang itong gawin ng iyong kapareha. Okay? Kung ikaw naman ay nakapagsaliksik na at mukhang tama naman ang sinasabi ng iba, yun yung panahon na kung saan ay kinakailangan mong i-confront na ang iyong kapareha.
pero mukhang it's just communication, it's just a misunderstanding. So sana maayos mo yan, kapatid na Pisces. Para naman po sa mga single dyan, maaaring hindi ka pa handang mag-move on, mukhang gusto mo pang balikan si ex, okay? Maaaring itong ex na to ay isang Cancer, Scorpio, or malamang Pisces din, o kaya kayo, alam mo yon, yung ex nyo ay hindi pa makapag-move on sa inyo. So, whatever the situation is, siguro hindi pa ngayon ang panahon na kung saan ay kayo ay handang makipagrelasyon sa panibago. Okay? So, siguro wala pa muna. Okay, para naman sa financial reading, kapatid na Pisces, the World Card at King of Swords. So, napaka-kontrolado mo talaga ng takbo ng sitwasyon mo ngayon. Hawak na hawak mo ang mga desisyon pagdating sa iyong pananalapi, pagdating sa iyong oras, pagdating sa kalakasan mo, sa panahon mo. Okay, hawak na hawak mo yung oras mo. Kaya naman, ipagpatuloy mo lang yung mga ginagawa. Napakaganda ng ginawa mong strategy sa trabaho mo ngayon. To the point na, alam mo yun, yung pasok sa'yo ng pera ay tuloy-tuloy. No? So, sana mag-continue pa yan, kapatid na Pisces. Alright? Tapos, para naman sa welfare cards mo, ang nagpakita ay ang Six of Cups at ang King of Wands. Na kung saan ang binibilin lang sa atin, kung may mga, sabi nga natin kanina, kung may matuklasan ka sa iyong kapareha, ay huwag ka masyadong magpapadala dito, gumawa ka ng sarili mong pagsasaliksik. Ngayon kapag may nalaman ka na talagang hindi naman maganda, siguro i-consider mo ang mga anak mo. Parang yan yung nababasa natin kung kayo ay may mga anak na Pisces, no? Sa gagawin mong desisyon, siguraduhin mong pag-isipan mo, and at the same time, yung kapakanan din ng mga anak mo kung sakasakaling mauuwi kayo sa hiwalayan. Okay? So, kung hindi naman, baka mamaya hindi para sa inyo itong reading na ito, kapatid na Pisces, no? So, yun lang. Tapos, pagdating naman sa financial reading mo, ang pinapakita lang na nito sa atin na dapat tuloy-tuloy yung pag-abot natin ng ating mga pangarap. Parang sinasabi na huwag kang mawawala sa focus mo. Okay? So, ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag mawawala sa focus. Pero, syempre, kung meron man mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa'yo, katulad ng mga anak mo, o kaya mas nakakabata mong kapatid, o kaya ay kahit kung sino man ang malapit sa'yo sa iyong buhay, ay ipagpatuloy mo lang kasi mukhang napakaganda ng effect nila para sa'yo. Yan ang interpretasyon ng mga barahan nagpakita sa'yo, kapatid na Pisces. At ang numbers nyo po for today ay the numbers 16, 30, at 52. Muli po, ito po si Daily Habit na nagsasabi sa atin ng ating mga baraha ay pawang gabay lamang po. Nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon. Ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Biyernes, August 7, 2020. Kung kayo po ay umabot sa putong ito ng ating programa, ay malamang inagaantay po kayo ng special shoutouts. Kaya naman, ito po ang mga komento na natanggap natin sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtitiwala, at pag-google ng oras para magkomento. Isang malaking pag-shoutout po para sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid, kaibigan, at kapamilya. Salamat po, Bong Chito. Salamat, Renesmee Francisco, watching from Chicago, Illinois. Isang pasasalamat daw po at shoutout para sa Aguinaldo family, Francisco family, lalong-lalo na po sa kanyang tatay na si Dante Francisco. Stay safe daw po, Papa, at God bless always. So, maraming salamat po, Renesmee Francisco ng Chicago, Illinois, at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Renesmee Francisco. Thank you, Julie Uy. Sir, tanong ko lang po kung yung sinasabi nyo pong single Scorpio, kasama na po ba yung single parents or widower? Ma'am Julie, kung yan po ay nagre-resonate po sa inyong buhay, kung ito po ay sa tingin ninyo ay mag-a-apply sa inyo, then tanggapin nyo lang po yung ating mensahe. Kung hindi naman po, ay hayaan nyo na lang po siya. Baka mamaya, hindi po para sa inyo yung ating reading.
Okay, pero maraming salamat po, Ma'am Julie. At salamat po ay nag-clarify po kayo. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Julie Uy. Thank you, Ann Vlog TV. Thank you. Salamat, Ma'am Beverly Amoroto. Okay, yes. Naintindihan ko yan. Sensya na. Okay lang po, Ma'am. Okay, salamat din po sa inyong walang sawang panonood sa amin. Mag-ingat po kayo, Ma'am Beverly Amoroto, at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Beverly Amoroto. Thank you, Charito George. Salamat, Ana Maria Chilam Song. Watching you always, brother, for your daily horoscope reading. God bless. At God bless din po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi, Ma'am Ana Maria Chilam Song. Salamat po. Salamat, Zayzay Bizaya, Jing Pahara, watching from Hong Kong. Maraming salamat. Natsumi Ayumi Okuwik, good morning sa inyo, sir. Salamat sa pagbasa ng kapalaran ko sa araw na to. Tama ang nabasa mo sa akin, lalo na sa tungkol sa trabaho. Oo, tama yung mga sinabi mo sa trabaho. Yan, nararamdaman ko sa aking amo. Ginagawa mo ang lahat, pero wala din. Okay? But nonetheless, salamat po, Ma'am Natsumi. Sadyang nakakataba po ng puso kapag binabanggit po sa amin na nagre-resonate po sa kanila ang kanilang or ang aming reading. Kaya naman, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Natsumi Ayumi Okuwik. Elsa Rosa Pakeo, hi po, bago lang at isa ako sa mga nag-aabang at taga-subaybay. Isa po ako Cancer at relate ko po lahat ng nababasa nyo sa tarot cards. Salamat at ingat po. Maraming salamat po, Elsa Sora Pakeo. Mag-ingat po kayo palagi, ma'am, kung nasan man po kayo. At maraming salamat po sa mensahe ninyo. Sadyang nakakataba po ng puso. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Elsa Rosa Pakeo. Salamat po. Thank you, Judith Talan. Maraming salamat po. Sabi po niya, Pisces daw po siya. Maraming salamat po, Ma'am Judith Talan. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo at maraming salamat po talaga. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po, Judith Talan. Thank you, Ma'am Liza Tapping. Hello, always watching. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong panonood sa amin. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Liza Tapping, kung nasan man po kayo. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Liza Tapping. Thank you, it's me, Lizelle. Salamat po. Salamat, Jewels of Gina. Thank you, Ma'am Maria Cecilia Lopez. Magandang morning, Daily Habit, at magandang morning, evening, at afternoon po sa inyo, Ma'am Maria Cecilia Lopez. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Maria Cecilia Lopez. Salamat po, Mami Mirna Venyas. Thank you, Monina Diopeta Kabanting. Maraming salamat po at God bless you din po at ang inyong pamilya. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo at salamat po uli, Ma'am Monina Diopeta Kabanting. Maraming salamat po. Thank you so much, Marifel Yao. Happy 7K. Yes, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Hindi po kami aabot ng 7,000 subscribers kung hindi rin po dahil sa inyo. Kaya naman, maraming salamat po talaga. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo, Ma'am Marife Liao. Salamat po, Boss Bahaw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you, Cherry Tequero, DJ Love 888. Mag-ingat ka palagi. Salamat sa iyong suporta. Thank you, Cherry's Family, watching from Austria. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi. Thank you so much, Cherry's Family. Salamat, Ruby Kately Rubino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin
at more blessings din po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po, Ruby Kately Rubino. Thank you, Mami Rosalinda Ramilo, watching from Chicago, Illinois. Mami, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Mami Rosalinda Ramilo of Chicago, Illinois. Thank you, Ma'am Carol Betito. Gandang gabi po, Daily Horoscope. Sana po makapagpa-personal reading po ako sa inyo. Salamat po, Zodiac Sign Aries. Thank God po at God bless po. Salamat po, Ma'am Carol Betito. Hayaan nyo po, once madaanan po namin yung message ninyo, pagka nakapag-message na po kayo sa aming Facebook fanpage or sa aming bagong gawang Facebook account na Daily Habit Horoscope, ay agad po namin kayong i-schedule. Okay? Sa ngayon po, medyo madami pa po nakapila, Ma'am Carol Betito, kaya konting pasensya pa po. Pero maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta sa amin. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po. Thank you po, Chona Cavalida. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Wala pong anuman. Okay, sabi po niya kasi ay salamat sa gabay. Maraming salamat po, Chona Cavalida. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Chona Cavalida. Thank you, Lola TikTokera, Girly and JM. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Thank you, On the Budget Street Lane. Maraming salamat po sa panonood. Thank you, Erlin Urbano. Thanks sa reading. God bless. Maraming salamat po, Erlin Urbano. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Erlin Urbano. Maraming salamat, Liza Freya. Sana nga mag-level up na. Tagal ko nang pinapanalangin yan. At sana yung sinasabi ng card na paparating, sana nga dumating na yung chance na matagal ko na ding dinadalangin. Kahit isang chance lang talaga pagbubutihin ko. Maraming salamat sa lahat. Ma'am Liza Freya, as long as we believe it will happen, it will happen. Okay? Huwag po nating i-doubt na hindi siya mangyayari. Maaaring hindi pa ngayon, pero simulan na natin ang pagmamanifest para naman siya ay mag-resonate sa ating buhay. Kaya naman maraming salamat sa iyong suporta, Ma'am Liza Freya. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Liza Freya. Thank you, Minami Takahashi. Thanks. Thank you so much. God bless, sabi po niya. At God bless din po sa inyo at sa inyong pamilya, Ma'am Minami Takahashi. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo. Salamat po, Ma'am Minami Takahashi. Thank you, Ma'am Gemma Chan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po, Ma'am Gemma Chan. Thank you, Raven Segwa, kapatid. Sabi niya, friendship will be a treasure. Kindness will be shared with full of love and always being grateful to belong here. Thank you sa gabay always. Walang problema po at maraming salamat din po, Ma'am Raven Segwa. At congratulations for being monetized. Okay, kapatid, andito lang ako para sa'yo. Okay, salamat. Raven Segwa from Quezon City. Thank you, Pastillas Cupas, watching from Malaysia. Thank you, Sir Daily Habit, sa pagbabasa ng aming tarot card. Or gabay, stay safe and God bless. At God bless din po sa inyo, Pastillas Cupas. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa Malaysia. At salamat po, Pastillas Cupas of Malaysia. Thank you, Jane Kitchen Diary. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa amin. Kung gusto nyo po ng personal gabay, ay pwede nyo po kaming i-message sa aming Facebook fanpage na Daily Habit Horoscope. Okay, i-message nyo lang po kami at amin po kayong i-schedule. Salamat po, Jane Kitchen Diary. Thank you, Zaide Vlog Cardenas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po, Ma'am Erlinda Sack, watching from Chicago, Illinois. Sabi po niya, hello po brother, watching your video. Thank you for Aries video. Wala pong anuman, Ma'am Erlinda Sack. At maraming salamat din po sa araw-araw ninyong panonood at suporta sa amin.
Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Erlinda Sack of Reno, Nevada, USA. Salamat and arigato gozaimasu. Thank you so much, Sakura Joe, watching from Japan. Thank you, Quiz Dance Tribe TV. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you, Sweetheart DJ Love 888. Maraming salamat sa panonood. Marcel Pakelman of Ifugao, sabi po niya, salamat po sa horoscope Gabay Kapalaran today. Wala pong anuman at salamat din po sa walang sawa ninyong panonood sa amin. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Maricel Pakelman of Ifugao. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po, Ma'am Maricel Pakelman. Jarina and Ariel's Vlog, salamat. Thank you, Chris Pam Vlog. Salamat, Mariz Aniriel. Salamat, Ruel TV. Thank you, Charlie Bubole. Thank you, Jopals to the Rescue. Salamat po, Clay Story. Thank you, Daisy. Salamat po sa inyong panonood. Thank you, Emily Adocal. Maraming maraming salamat po, Ma'am Emeline Adocal. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Sabi po niya, many thanks, more power, be safe, and God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Emeline Adocal. Thank you, Taurus and Cyprus. Sabi po niya, kamusta po, Daily Habit? Salamat po ulit sa pagbasa ng Gabay. Wala pong anuman, Taurus and Cyprus. Okay lang po kami. At kayo po ay sana okay lang din po. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya, Taurus and Cyprus. Salamat po, creators of SMG Channel, watching from Singapore. Maraming salamat. Ma'am Rosalinda Brioso, maraming salamat po sa inyong suporta. Watching po siya from Hong Kong. Thank you, Hilda Garcia of Davao City. Maraming salamat po. Sabi po niya, thank you so much, more power, take care always, and God bless you always. Cancer and from Davao and Qatar. Maraming salamat po, Ma'am Hilda Garcia of Davao City na ngayon ay nasa Doha, Qatar. Mag-ingat po kayo palagi dyan, ma'am. At God bless din po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Hilda Garcia of Davao City, watching from Qatar. Thank you po, Nurse Atom Frequency. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta, Nurse Atom Frequency. Thank you, Meds National. Salamat sa panonood. Jet Cortez, Tamad TV, watching from Dublin, Ireland. Thank you so much. OFW, Ilocanas Best. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat, Mommy's Channel. Thank you po sa inyong suporta. Maraming salamat. Shirley Tupaz, happy po niya, Daily Habit here. Yes po, naging daily habit niya na po yata ang panonood sa amin. Kaya naman po, maraming salamat po sa inyong suporta sa amin palagi, Ma'am Shirley Tupaz. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Shirley Tupaz. Thank you, Jenaya Igorota, watching from Baguio. Maraming salamat, kapatid, sa panonood. At mag-ingat po kayo palagi dyan. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Jenaya Igorota of Baguio. Muli po, ito po si Daily Habit na nagsasabi sa inyo na maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Wala po kami dito kung wala po kayo, kaya isang taus-pusong pasasalamat mula po sa amin patungo sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Biyernes, August 7, 2020. Salamat po at ingat po kayo. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.